Welcome to my channel. My name is Ren Serrano. So, bago po natin umpisan ang video na ito, to make sure nga naka-like ka na and subscribe at click mo na rin ang bell button notification para kung may bago akong video update po kayo. Mga kaupak, hindi po tayo mga upak ngayon dahil ang babae po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pangit naman ng babae kung upakan, sasabunin na lang po natin sila para pag binalawan, malinis na. Yung last vlog ko, medyo hindi ako nakapag-ayos ng nakapag-interact at saka malungkot ako kasi napiktuhan ako doon sa balita talaga eh. Napanood kasi nagulat ako sa YouTube, sa TV, sa internet, kahit saan mga platform sa social media. Alaman nga po itong aktivistang si Raina Minasino. Ito po si Raina Minasino. Ito pala yung kinasuhan ng illegal possession on firearms dahil nahulihan siya ng mga armas at saka mga pampasabok. So, nakakulong siya sa Manila City Jail. So, sa kabila nun, nakakulong na siya. Namatay pa yung 3 months old niyang anak. So, sorry, hindi ko alam kung paano sabihin. So, sad, sobrang sad siya. So, condolence sa family. Ngayon, ang hindi ko naman nagustuhan, itong sinabi nung tagapagsalita ng ano, tagapagsalita ng MMDA si Pliago. Ay Pliago, si Celine Pliago. So kaya sobrang alungkot ko noon eh. Kaya hindi ako makapag ano sa inyo, pero at saka antok na ako noon. Pero kahit naman sa bagay, kahit naman hindi ako antok eh. Talagang ganito yung mata ko mapungay. Joke lang. So ito si Celine. Nagulat lang ako kasi hindi ko inaasahan na sa babae mismo manggagaling yung ganung salita. Na ang gaspang para sa akin. Kasi ako, hindi ako nanay pero tatay na rin ako. So alam ko yung nararamdaman ng ina na ito si, itong aktivista na to. Tandaan po natin, itong aktivista na to, hindi pa to nakatulan. Kumbaga ano pala siya, inaakusahan pa lang. So yung kaso tumatakbo pa. Ngayon, nakita ko sunod sa news, hindi niya mayakap yung anak niya. Parang may hawak siyang rosa, may hawak siyang bulaklak, kulay puti. Hindi niya mayakap yung kabaong ng anak niya. Tapos, dahil nakapusa siya. Tapos, napansin ko, akala ko madami yung mga prisoner na parang mga political prisoner, parang aktivista. Isa lang pala siya, tapos ang daming pulis. So, tapos may kumakain din siya, nakapusa. Sabi ko, parang naman over ano naman to, parang sobra, pero sa bagay hindi ko rin sila masisiksi. Sabi ko baka hindi natin alam ang kanilang internal intelligence nito, kung anong mga nalalaman nila na hindi pwede sabihin sa ano. Pero sinasabi kasi nila ano to, high profile. So sabi ko okay lang, pero ang dami kong alam na high profile na ganyan, pero hindi naman ganyan itrato. Binigyan yung isang dating presidente nga eh, si Arroyo, pumunta lang ng holiday season, nag-court ng petition sa korte, ay sa court, para pumunta sa bakasyon sa bahay niya sa La Vista, pinayagan ng batas. Si ini-interview lang siya ng media, hindi naman sinasabi ng court na bawal magpa-interview si Nasino. Pinipigilan siya ng mga police, sa mga security police. Tapos, yung isa pang senador, may kaso din yun. Nagpunta lang ng Hong Kong, plunder pa ata yung kaso niya. Nagpunta ng Hong Kong, halos 1 week, pinayagan din. Kaya minsan, ang batas talaga natin, tumitingin, may tinitingnan at may tinititigan. Tapos itong babae na ito, si Celine, tama yon na sinasabi mo sa ano mo, sa social account mo, na may boses ka bilang sa Pilipino, gamitin ko sa usaping ito. Pero dapat nilagay mo sa lugar, kasi kung private citizen ka, okay lang na magsalita ka kung anong gusto mo sabihin. Pero dahil ano ka, nagtatrabaho ka sa ano, ukat tagapagsalita ka ng MMDA, nirepresenta mo ang kagawaran ng isang sangay ng government, may impact 'yan.
sa kinakatawan mo ano department. So kaya nagagalit sa iyo ang mga tao dahil sa hindi ko alam na magaspang pala yung bibig mo. Maski ako nagagalit sa iyo kasi yung tao sinasayang pa alamin mo bago kayo makisimpatya kung sino ito. Eh, ang dami naman ganyan, inaasokusahan. Ang dami naman aktivista na ganyan. Na, ngayon nga, meron nga aktivista. Ngayon, may mga aktivista ngayon na senador, may aktivistang mayor. Eh, tapos ito ang tingin mo, dahil ba siya mahirap? No. Tapos, sasabihin mo pa na meron nag-comment doon sa social account mo. Sabi niya, eh, kasi baka pinakulong yan ng government kasi kalaban ng Estado. Ang sumagot ka pa, ang sagot mo, eh di, samahan mo sila. Kita mo yan. Tagapagsalita ka ba talaga ng MMDA o tagapagsinungaling? Ako, listening. Ni-research kita. Napanood ko yung interview mo doon sa, naging ano ka pala, naging Miss Earth, kinatawang ka pala ng Dumaguete. Yung kasama mo nag-collapse nung in-interview ka, sabi mo namatay na. Hindi ka nag-iingat sa sinasabi mo. Dapat hindi ikaw ang nagsalita sa usaping ito. Kung wala ka naman magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Kasi nagtatrabaho ka sa government. Hindi ito yung saklaw mo. Ang saklaw mo ang traffic. Dapat ang nagsalita nito yung tagapagsalita ng Department of Justice. Inunahan mo pa eh. Sa bagay, dati ex-person ka lang. Nagulat nga ako, tinatawag ka sa TV ng mga reporter. Asik eh. So siguro kung mapapaluwag mo yung traffic, unahin mo yung traffic. Mapapaluwag mo yung traffic mula Coastal, MUA hanggang Monumento, lalong-lalo na dyan sa Guadalupe, kung mapapaluwag mo, baka mabypass mo yung pagiging GM, General Manager ng MDA, maging chairman ka pa. Tapos, ikaw pa yung buhay bilta ng ano, mabuti pa ito si Inchong Di. Hindi mo akalain na itong mga taong ito, hindi naman ito ata nakaranas ng hirap dahil ang alam ko mayaman ang pamilya ng mga to eh. May puso bilang isang mabuting tao. Ang sabi niya sa'yo, heartless ka daw at intelligence. Ilagay mo yung sarili mo. Kita mo pa yung mga tao na yun. Tapos ikaw nakakahiya, tagapagsalita ka ng MMDA. Tapos ganyan ang sinasabi mo. Nakikipagtalo ka pa sa ano mo? Nasa halip na magsorry ka. Well, hindi total, ayan, hindi ka tuloy umubra kay OJ Diaz. Dapat ang isang tagapagsalita ng MMDA, ng isang sangay ng government, nag-iingat. Hindi yung tira ng tira. Hindi kita tinuturuan. Pero sana, nanay ka eh. Dapat nag-iingat ka. Kasi, kinawa mo.